Kumpiyansa si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na mahihirapan ang mga magpaplano mapatalsig sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP Chief, mamamatay muna siya bago maisakatuparan ang mga tangkang pagkudeta sa Pangulo. Matatandaan, nagsimulang kumalat ang balitang kudeta mula sa ilang text messages kung saan Liberal Party umano at Magdalo umano ang bumubuo sa nasabing plano upang mapaupo ang kaalyado bilang Pangulo nilang si Vice President Lenny Robredo. Nilinaw ngayon ang Liberal Party na walang plano at na kung anumang nilulutong kudita ang kanilang partido laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay LP President at Senator Kiko Pangilinan, matagal nang nakamove on ang kanilang partido sa resulta na nakalipas na eleksyon. Batid din niya ng LP na hindi magtatagumpay ang anumang planong pagpapatalsik sa pwesto sa Pangulo. Binigyan din pa naman ni LP Senator Franklin Drilon na iginagalang nila ang mandato ng Pangulong Duterte bilang halal na pinuno ng bansa. Dahil dito wala niyang dapat ipag-alala ang kampo ng Pangulo. Kumpiyansa raw ang Malacanang na hindi magtatagumpay ang anumang planong patalsikin si Pangulong Duterte. Pero nauna rito, inakusahan ng Pangulo ang Liberal Party na nasa likod umano ng planong patalsikin siya sa pwesto. At kung din ang balitang yan, makakausap natin Senator Kiko Pangilinan, Interim President ng Liberal Party. Senator Pangilinan, magandang umaga po. Ay, magandang umaga sa iyon, Igan, at sa mga nanonood sa unang hirit. Magandang umaga po. Si Ivan po at si Rhea sa unang balita. Morning, Senator. Senator, morning, Ivan and Rhea. Naiinggit daw at hindi matanggap ng Liberal Party ang kanilang pagkatalo sa eleksyon, kaya nagpa-plano raw po kayo ng oust Duterte. Reaksyon po ninyo dito? Ay, hindi po totoo yan. Tapos na po ang eleksyon. Time to move on. Ika nga, matagal na po tayong tinanggap yung resulta ng eleksyon at tayo po ay nakatutok sa governance. Ika nga, at hindi po totoo na kami po hindi matanggap ang naging resulta ng eleksyon. Alam nyo, demokrasya tayo. Nagsalita na po ang taong bayan. Dapat respetuhin. In fact, ang naging pahayag po natin mula nung nag-umpisa po ang termino ng ating Pangulong Duterte ay we wish him success at kapag siya po ay nagtagumpay sa kanyang mga kagustuhang matugunan ang problema ng bansa, tayo rin po ay magiging matagumpay. Lahat po tayo ay makikinabang. Kaya hindi po totoo yun, wala akong plot. Sabi nga, narinig ko kanina, sabi, hindi daw magtatagumpay ang anumang plot. Tama po yun. Sabi ng Malacanang, hindi magtatagumpay. Kami po'y naniniwala, hindi po magtatagumpay ang plot dahil wala akong plot. Pag-usapan po natin si VP Lenny, gano'ng kalaki ho ba ang papel niya sa Liberal Party? Siya po ang ating chairman ng partido. Ako po ang presidente sa ngayon. So, malaki ang kanyang papel. Siya po ang pinakamataas na official ng aming partido na halal. Kaya in the coming days, siya po ay kasama po sa liderato na siyang magbibigay direksyon sa ating partido po. Is the Liberal Party, sir, taking the stance of the opposition dito po sa administrasyong Duterte? Well, I would put it this way, no? Kami po ay susuporta sa mga programa na palagay po nating makakabuti para sa ating bansa, na dapat lang naman, there has to be bipartisan support. Alam mo, nangyayari yan sa ibang bansa. Magkabilang partido, hindi po magkapartido, pero sumasama at sinusuportahan ang ilang mga programa. Subalit, hindi po tayo yung administration right or wrong. Dahil hindi naman po tama, pagka mali na po ang isang programa o kaya ang isang gawain, ay dapat naman po tutulan. At yan po ang kasama po sa public service. Hindi po pwedeng dahil kasama po kayo sa administrasyon, halimbawa, sumusuporta, kahit yung mali, susuportahan din at tatahimik na lang. Hindi po dapat ganyan. Ang sino mang public servant, whether in the cabinet, whether in Congress, dapat po pagka mayroong kakulangan at hindi tama, dahil wala naman pong perfectong presidente. Lahat po ng presidente nagkakamali. Mm-hmm. Tao rin lang po ang ating Pangulo.
Kaya po pag nagkakamali, hindi ibig sabihin pag pinupuna, gusto na natin patalsikin. Mm-hmm. Pag pinupuna, gusto po natin pakasakaling magbago ang isip at magkaroon ng bagong direksyon. Halimbawa dito sa usapin po ng drug war. Hindi ibig sabihin dahil tutol po tayo dito sa ilang mga paraan. Ibig sabihin, suportado na po natin ang mga drug lord. Hindi naman po tama yun. Mm-hmm. Tayo po ay tumututol sa ilang kaparaanan dahil hindi naman po solusyon ang pinapatay na lang lahat, kaliwat kanan, ang mga addict. Hindi po solusyon yan sa drug menace. Ang solusyon po sa drug menace, kinakailangan kabuuan. Dapat din tingnan yung usapin po ng kalusugan o health issue dahil ang addiction is a disease. Ito po ay sakit. Kaya hindi ho, sabi nga po, parang ho ano yan eh, pag tinanong niyo sa doktor, ang addiction, sakit, parang cancer. Sakit din ho ang cancer. Eh, ang solusyon ho ba sa cancer, pag may cancer yung tao, patayin o bigyan ho ng tamang medical attention. Ganun din po ang addict. So dapat ho kabuuan o holistic ang approach. Pag pinupuna po natin, hindi ibig sabihin gusto natin pabagsakin ang administrasyong Duterte. Hindi po. Gusto po natin nga bago. Dahil naniniwala tayo, may mas magandang paraan para masolusyunan ang ilan sa mga problema. Okay, Senator, si Egan po ito. Good morning. Nagtataka lang ako kung paano nagsimula yung plot. Meron ba kayong miyembro sa Liberal Party? Naglipatan na yon? Totoo yun. May natira pa ba? Napalip na ho kami. Kasya na ho sa Volkswagen, sabi ko Mm-hmm. Eh, kasi ho, totoo yun. Ang sinasabi po, may plot daw ang mga dilaw. Alam niyo ho, halos 100 ng mga dilaw, iniwanan na po ang LP. Lumipat na po sa partido ng Pangulo, kaya yung tinatawag po nilang dilaw, wala. Nalagasan na ho kami ng husto, naroon na sa kanila. Kaya nga ho, hindi ho totoo na meron ho kami ang plot. At kung meron mang plot, hindi ho natin papayagan. Dahil naniniwala po tayo na ang paraan para sa ngayon, kinakailangan suportahan po natin at tingnan po natin paano magiging successful. Yung pag-aaus, hindi ho solusyon yan. Dagdag lang pa sa problema yan at kontra pa sa ating saligang batas. Yung pagtutol nyo sa drug war, ang balik talaga naman lumala itong droga nung panahon ng ni Pangulong Noynoy Aquino. Matatanggap nyo ba yun na eto na nga, na sasangot pa ang inyong kamiyembro na si Senadora Laila De Lima sa operasyon na ito. Alam niyo, yun nga ang problema rin dito sa sitwasyon ng pagwari. Dahil ang datos ng PIDEA, base sa sinadmit po nila, nitong panahon na po ng Presidente Duterte, nung unang mga hearing, mula 2004, mga 7 million ang addict. Pagdating po ng 2015, 1.8 million na lang po. Ibig sabihin, from 2004 to 2015, bumaba. Hindi naman ho tumataas. Tapos sabi po ng PIDEA, 2015, 1.8 million ang addict. Ngayon sinasabi, 4 million na. Ibig sabihin, ano ba talaga ho ang katotohanan po rito? So, totoo may problema sa droga. Totoo. Meron talagang nakikita sa barangay, nakikita po natin yan talagang nung nakaraan, talagang malaking problema. Pero hindi ibig sabihin na hindi tinutukan dahil bumaba nga from 2004 nung panahon ni Presidente Arroyo pa hanggang 2015 from 6 million to 7 million addicts down to 1.8. But that 1.8 malaki pa rin yan, so dapat talagang tuloy-tuloy ang programa para maaresto ang mga drug lord, makulong ito. Kasi nga, 80% ng mga kaso ng drugs nauuwi sa acquittal eh. Naabsuelto. Talagang pagka ganun, hindi magiging epektibo. So, totoo, marami pang kinakailangan gawin. Senator, good morning po. Yes po, yes, si Rhea po ito ano. Ano pong stand ng Liberal Party sa mga isyong kinakaharap ngayon ni Senator Laila De Lima? Kayo ba ay naniniwalang wala siya talagang kinalaman sa paglaganap ng illegal na droga sa Bilibid? Well, kung sasabihin siya po ang pinakamataas na narco-politician, ika nga, medyo palagay ko manipis yung ebidensya. Unang-una, kung siya po ay may kasalanan, at kahit sino po, kahit po kapatido po natin, pag nagkasala, kailangan po managot. Pero nasaan ang ebidensya?
Eh, nung una, nung nandun sa, ang tawag dito, nung nasa House of Representatives, siya daw po ang nasa New Bilibid Prison, siya daw ang nangongolekta, et cetera, et cetera. Tapos pagdating naman po sa ano ni Dayan, sa daw ang bagman doon sa New Bilibid, dinenay naman ni Dayan. Sabi niya, minsan lang siya nakatanggap. At hindi pa doon sa New Bilibid. Sa mga drug lord doon, kung hindi dito kay Kerwin Espinosa, na wala namang kinalaman sa New Bilibid Prison. So pabago-bago ang mga paratang ikanga. Tapos sabi po nila, nung pinatay si Kerwin Espinosa, sinabi ng ating Secretary of Justice, eh mukhang si De Lima ang makikinabang doon sa pagpatay, kaya siya ang involved dyan. Tapos ngayon, ang sinasabi ng gobyerno, hindi. Kahit na murder yan, eh hindi sila dapat ikulong. So hindi ko kayo... yung mga linye. Kaya dapat, tayo, we are all interested in the truth. So sir, so, lumalabas natin, na... Support... yun ang concern po natin. Dapat ilabas ang ebidensya. So lumalabas na supportado nyo siya all the way at hindi ko kayo mag-hands off pagdating ho sa issue ni Senadora Laila De Lima dito po sa droga. Sandali. Sinabi ko, pag may merong wag yung i-twist, no? Kasi sinabi ko, kung merong kasalanan, dapat managot. Pero ilabas ang ebidensya. Iba ho yung sa supportado po natin kung sino man all the way. Iba ho yun. Okay, so may question pa rin ho kayo. Wait and see ho ang stance ng Liberal Party. I'm sorry. Wait and see ho ang stance ng Liberal Party. Ibig sabihin, may duda rin ho kayo dahil hindi nyo alam kung totoo or hindi. We want the evidence out. Okay. May duda kami dito sa mga paratang, merong mga sinasabi, ano ba talaga ang storya? So but in the end, dapat ebidensya. Hindi pwedeng akusasyon na walang hindi base sa ebidensya. Dahil ang nangyayari ngayon, ikaw, drug lord ka, ikaw, nasa listahan ka, nasa ng ebidensya? Ay, teka muna, mali pala. Hindi ka pala na dapat nasa listahan. Let us make decisions based on evidence. Hindi speculation tsaka dahil may listahan. Lilinaw ngayon ang Liberal Party na walang plano at na kung anumang nilulutong kudita ang kanilang partido labang kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay LP President at Senator Kiko Pangilinan, matagal nang naka-move on ang kanilang partido sa resulta na nakalipas na eleksyon. Batid din niya ng LP na hindi magtatagumpay ang anumang planong pagpapatalsik sa pwesto sa Pangulo. Binigyan din pa naman ni LP Senator Franklin Relon na iginagalang nila ang mandato ng Pangulong Duterte bilang halal na pinuno ng bansa. Dahil dito wala niyang dapat ipag-alala ang kampo ng Pangulo. Nakiisang Malacanang sa pagunita ngayon sa International Human Rights Day ayon kay Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag, kasabay ng mga Pilipino ay nakiisa rin ang palaso sa pagunita ng buong mundo sa Human Rights Day. Tiniyak ng Malacanang ang patuloy na pagkontra sa extrajudicial killings at iginit nito na hindi kailanman kukonsintihin ang mga paglabag sa karapatang pantao. We are one with all the Filipino people and all those celebrating worldwide with the Human Rights Day. And we condone yung mga human rights violations and we are against any extrajudicial killings, of course. Forget to subscribe to Philippines Uncensored. They will fail. This is what Cabinet Secretary Leon C.O.B. Avasco said of alleged plans of Liberal Party members and some elite businessmen out to topple President Rodrigo Duterte. Speaking on Friday, September 30th, during the induction ceremony of new officers of Zamboanga del Norte United Correspondents, ZNIC, a group of local media practitioners here, Ivasco says that no amount of talking would bring about destabilization. Plotters, he said, have to have an armed component to pursue their plans. The cabinet secretary explained that the so-called elite in Manila identified with the Liberal Party could not accept that they would be defeated by somebody who comes from Mindanao. That's because they look down on us. They did not know that our minds were molded by our experiences, our studies, and our outlook of life that the elite don't have, Ivasco said. He added that the elite group first tried to destroy Duterte at the grassroots level by using the media, riding on issues of summary killings, extrajudicial killings, and the burial of former President Ferdinand Marcos. Sad to say, there are a lot of media practitioners who succumb to the temptation of money.
and we are talking of millions of pesos here, Ivasco said. Ivasco added that plans for the coup attempt fizzled out, and the group went international, which is why, he said, American President Barack Obama, United Nations, UN, Secretary General Ban Ki-moon, and the European Union want to investigate Duterte on human rights amid the rising number of drug-related killings in the Philippines. And it was good they did it because it was an opportunity for President Duterte to renunciate his independent foreign policy, he added. By being rich, America or the European Union or the UN have no right to tell us what is good for us. In pursuing an independent foreign policy, you must be a friend to everybody. And if the president is resisting the bullying of our supposed friend, the United States, it doesn't mean we are already aligning with the opposite, China or Russia. Ivasco also said that those who are against Duterte are now saying he is a communist to scare people and entice the military and police to join them by engaging in armed adventurism. But I want to tell you, my people in Dapitan and Zamboanga del Norte, they will fail, because anything you do, if it benefits the people, it will never be toppled down, Ivasco said. Julianis dismissed the allegation as absolutely not true. He said they were nothing but a misdirection from the political backlash the Duterte administration has been getting as a result of its bloody war on drugs. Julianis also said, President Duterte brought the crisis upon himself when he started killing his own people. It was made worse by the series of diplomatic blunders and controversial statements by the president himself. Ivasco reminded media practitioners in Zamboanga del Norte to be true to their chosen field of service. The government and media have no other masters except the people. Tell the truth, defend the voiceless and the oppressed. That is not easy. A lot of your colleagues were killed for doing that. But whatever it takes to tell and defend the truth, you face it because you committed to be media persons, Ivasco said. Don't forget to subscribe to Philippines Uncensored. As the drug lords and they abound, all forms of lawlessness, even among officials. Na kayong mga moro dito, if you're around, do not begrudge me. Because you're not the only one na moro. My lola was in Maranao. My grandfather, Chinese. So, huwag kayong maghinakit kung sabihin ko na kung ano ang totoo sa harap ng ating kapwa Pilipino. There's only one thing there, that's it's lawlessness. And I have to, or I had to decide to call in the military for the simple reason that I am short of warm bodies. Kulang yung PNP 130 and I take care of all the islands, 7,000 islands comprising the Philippines. I had to. Kulang eh. Even in the matter of just being there for punitive police action. Pero kung sabihin mo talaga, prangkahan ko kayo, that my burning desire would be really to be president, I'm telling you now, God is there, Allah. Hindi ho. And if Congress can craft a law of a federal structure within 2 years, and that they said they would provide for a strong presidency, and I would agree with it, you will have my resignation right away. I give you my word. If I think that I am no longer necessary, I will not stay or tarry a moment. Magkaintindihan ho sa kasayaran. I am old. I never dreamed to be the president. Well,
ang ambisyon ko sa boy, small time ako. I'm just a mayor of a little city down south. I never dreamed to be a president or a higher calling more than just the mayor. Humbly, I would say, even buhay pa naman sila lahat. Ramos wanted to take me in. And IDLG, right after he won, so with Arroyo, and so with Strada, buhay pa yan sila. Pati si Nonoy, Ochoa, on the day of his off-taking, Ochoa and I were talking, and he was asking me if I could help. Kung makatulong ka sa amin. I sabi ko, I'm not cut for that kind of. Hindi ako national player. I'd rather just stay here, and I'm counting the years. And had I not been able also to convince Inday to run, I would not be president now. Yun talaga ang totoo. Alam ng taga-Davao yan. I was not ready to let go of Mindanao because of the problem of Mindanao. Baka hindi na makatulong kasi kung tatakbo ko ng presidente, wala ka naman pera, wala akong machinery. I only had three governors. Aimee, Governor Abbott of Garcia sa Bataan, and a lady governor sa Mindanao. Wala nga akong barangay captain isa dito. And so that was really what was playing in my mind. That even if I get too ambitious, tapos natalo, and I was worried about my city. Kasi inalagaan ko yun eh, pinalaki ko. Of course, it was very strict. And of course, I made threats. Of course, I intimidated people, mostly criminals. But it never happened to me with the other politicians in my place. It was all saliva. But yung criminal, eh, talagang, and I was made the favorite whipping boy of the human rights community. Good. You have your duty, I have mine. We were all lawyers at one time. I was also defending a client, securing to him all of his constitutional rights. But when I became mayor, I had to take care of the community. At noong na-presidente ako, I used the same threats. Yung nang himago dito sa Maynila and the cultured people, sinabi ko, putang ina kayo, pag hindi kayo umalis ng Davao, if you continue to play drugs, I will kill you. Sinabi ko sa mga kidnapper, if you do not leave Davao, by the time I take my oath of office, I will kill you pag makita kita. What's wrong with this right? Uncultured, unstatesman. Is it wrong to threaten criminals? Give me a law which says I cannot threaten to kill bad people. And when I say, do not destroy my country because I will kill you. Do not rob us of the next generation because we need them for this republic to continue. And I will kill you. Eh kung hindi pa naman klaro yan. Was in Davao, and same here. And now, alam mo sa totoo lang, I'd like to host a dinner for lahat ng human rights and the bleeding hearts. I will tell them, I will commission you, I'll appoint you officially presidential advisors, and I will raise you to the level of a cabinet member.
you prepare a plan. At saka yung mga military na who do not agree with me because they think that I'm closing my ties with America. Ano kasi mga sundalo natin, most of them talagang nag-schooling yan right after in their days along the career. Pupunta ng Amerika yan kasi nag-aral yan doon. And some of them, really, well, fundamentally nothing because police work. Just my tirades against America. So, if you think that you can help, sabihin mo sa akin, because I will appoint you a group of presidential advisors with a cabinet position or without a portfolio, but the rank of a cabinet. And I will follow your instruction to a T. Kayong ayaw sa akin, madali yan. And if the military or the police thinks that I do not, no need for a coup d'etat. God, you are wasting your bullet. Go to Malacanan, we'll have coffee, then I will myself will swear you to run this republic and solve the problem. Walang problema. The next year, there will be mass demonstration for all I care. Wala akong illusions. Do not give me a reason to go out because you might get your wish. Ano, pagka-presidento, ito pala. And I crossed the river at 1 o'clock in the afternoon and last night slept at, went back, let's stress. Araw-araw yan, ha? Kung gano'n naman ang trabaho ibigay mo sa akin, I can only endure that much. Pagdating ko doon lahat ng department, may folder yan. So, that is the work for the day. And I read it until morning time, making marginal notes, disapproving. And that is it. I do not allow yung mga pinansya na punta doon mag-courtesy ko. You want the project, go to Tugade. If you have something, go to Yasai. Kaya ako, I live in a cloistered room, which I am not really used to. And maybe just in my mind, I'd be frank, kasi it's a live telecast, that I think that I deserve a little rest. I've been a prosecutor for 10 years. I did trial work for 8 years. And then I became mayor for 23 years sa Davao. One term with Congress and another term 4 years being the vice mayor of my daughter, yung may anak ako, yung nanontok ng sirip. Yun. So, let us see, kasi meron, next year is certain financier, no yaman, na babae, who married a black and is now the millionaire. And she's planning to do massive demonstration. All those who are of this Western persuasion, kung believe kayo sa Amerika, kung tignan ninyo nakautang kayo ng loob, please join. And hindi na kailangan magkudita-kudita. Ibigay ko siya, I myself will swear you sa Malacañan. That this, and I want to do, these are the new rulers of the republic and they will run the country. Fine. Walang problema. Karami kong kaibigan, military, pati police.